Kayo pa rin po ay nanonood ng Anak TV Awardee. Yan. Ang A Song of Praise Music Festival. Consistent awardee tayo dyan. Maraming salamat po, Anak TV. Alam mo, Tony, ang mga composers natin dito, natutuwa ako sa mga sumasali. Dahil yung mga iba, makikita mo sumasali pa rin na sumasali despite the fact na hindi naman sila pinapalad na pag na manalo. Mm-hmm. Submit pa rin sila na submit ng kanta kasi meron silang natututunan daw sa bawat salang nila na nakakapagpagaling sa pagsulat nila ng kanta. Yes, and yun ang advice talaga ni Doc Mon sa atin at tama. Ng mga judges. So, tulad na lang nitong ating susunod na composer, si Richard Samulde, na noong last time na nakasali siya sa ASOP, eh maganda raw ang naging experience niya. Na kahit hindi siya pinalad na manalo, contented siya dahil marami siyang natutunang songwriting tips. Ito po, si Richard Samulde. Tukayo, ano pa masasabi mo? Una-una po, ang naging inspiration po ay ang Panginoon. Pangalawa po, yung pamilya po. Kaya patuloy ako na sumusulat ng kanta para po sakali man na palarin yung mga kanta ko, eh, mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ASO dahil nabigyan na naman po ako ng pangalawang pagkataon na marinig yung aking kanta sa telebisyon. Ang ASOP kasi ay isang programa na talagang tumutulong sa mga tulad namin mga major composer na mas lalo pang maging maganda at pulido yung mga kanta na aming gagawin dahil sa kanilang mga programa. Let's witness a performance of Kanlungan Ko, composed by Richard Samulde. Here is Miss Alisa Bonaobra. Ko'y nagkakulang
Silver winner po nung, well, this year's We Copa. Silver winner si Alisa Bonaobra. Welcome to the show. Thank you po. Yes, Alisa. Alam mo ba, Tony, na siya rin sumali sa The Voice Season 2 under Team Apple the App. Yun. Tawagin na natin ang kanyang composer. Wag, ang kanyang wag natin tawagin. Nandyan lang yan eh. Sa South Cotabato. Magpakita ka. Magpakita ka. Sa South Cotabato, isang high school teacher, ang composer po ng Kanlungan Ko. Narito po si Tukayo Richard Samulde. Hello po sa mga manonood ng Aso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tukayo, nasan ka? South Cotabato. Kumusta na dyan? Okay naman po dito sa amin. Kakaulan lang po. Umuulan? Tapos yung bago lang po tapos yung malakas na ulan. Ayun. Ay, wala naman bagyo. Wala naman po. Maganda yung panahon dito sa amin. Richard, sabi rito, isa kang high school teacher. Yung bang awit mo tong Kanlungan Ko, pinarinig mo muna sa mga estudyante mo bago mo isinali dito sa competition natin? Hindi ko po pinarinig sa kanila kasi hindi ko po siya tapos. O siya, nanonood ka naman ng programa natin at hindi naman ito ang unang beses mo pagsali. Oh. Kaya Richard Samulde, pinapakilala ko sa iyo si Judge Jimmy Antiporda. Hello, Richard. Hello. Kamusta ka dyan sa Cotabato? Okay lang po dito, sir. Yes, Richard, alam mo, ikaw ay blessed because napakagaling ng iyong singer, si Alisa. Oo nga. Galing ng performance niya, no? Alam mo, maganda tong kanta mo. Kasi, dahil, it's the total song of praise. Kasi, nag-start ka sa pagtanggap, nung tinanggap mo ang Panginoon, nag-iba lahat, di ba? Nag-iba na lahat. It's a complete change of ano, nabago ka, di ba? At gumanda ang iyong buhay. Kakita ko ang joy, di ba? At you will stay. Wala na akong ibang maghihiling eh. Siya lang ang kailangan mo eh. So napakaklaro ng message ng song mo. And this is a very good song to share to others, di ba? Na hindi pa kilala si Christ, di ba? So maganda tong song mo dahil punong-puno ng message of how to about accepting ang ating Panginoon Diyos, 'di ba? Yun. So it's a very strong song for tonight. Congratulations. You're blessed, bro. Lipat naman tayo kay Judge Jackie Magno. Actually, dahil narinig namin paulit-ulit. Na-recall ko tuloy. Uy! Oo, malakas ang recall. And, dumikit! It's a happy, it's supposed to be a happy song, right? So, it's a very positive message. All right. Doc Mon Del Rosario, what say you? Himayin natin. Melodically, Richard, maganda yung biyahe ng melody ng kanta mo. May enough clarity o klaro naman yung mga song section. So doon, sa part na yon, wala akong masyadong ikokomento. Ang ikokomento ko dito sa may side ng lyrics. Alam mo, sa lyrics, mayroon tinatawag na cliche. C-L-I-C-H-E. Ano yung cliche? Yan yung mga letra o mga lyrics na nadinig mo na sa maraming kanta. Na pag nadinig mo uli, parang ordinaryo na lang siya. So meron dito, mga lines of lyrics na isasuggest ko, without changing kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo sa ibang paraan. Okay, example. Yung line na buhay ko'y nagkakulay. Isang milyong love song ko na yata yan na nadinig. Na dati ay walang saysay. Yan, yung line na yan, cliche na yan. No? So, i-rewrite mo yan. Siguro, hanapan mo ng ibang angulo. Kung pinagmamasdan mo siya sa harapan, tingnan mo sa gilid. Left side, right side, sa likuran. Baka makahanap ka ng ibang paraan para ma-express mo the same idea
sa refreshing na paraan. Another cliche dito, yung first line ng chorus mo, kay ganda ng buhay. Gamit na yung lead yan na yan eh. In fact, I would suggest, parang mas maganda yatang sabihin, kay sarap mabuhay dahil ngayon kapiling ka. So, naiwasan mo na yung cliche na part. Tapos, meron pa dito, no? Hindi ko maintindihan ako ano mararamdaman ko eh. Sabi mo, ako'y mayroong katahimikan. Parang nasa sementeryo ba? Yung parang namayapan. iba yung pakiramdam ko. Siguro, mas maganda sabihin mo na lang, tahimik ang puso't isipan dahil ikay kasama ko. Diba? Kasi pag sinabi mo, ako'y may katahimikan, parang, namayapan eh. Now, ang title mo, ang konsepto ng kanta mo, yung word na kanlungan. Doon umiikot eh, yung istorya mo, no? Sa feeling ko, hindi mo siya dinevelop yung idea, yung kanlungan. So, I would suggest, yung verse 2, maganda naman ang laman niya, no? Acceptable naman. Kaya lang sayang. Ang isang suggest ko, yung verse 2 mo, doon mo describe ng husto kung ano yung kanlungan na yun. No? Kanlungan sa galit ng bundok, kanlungan mula sa kalituhan, kanlungan sa kung ano-ano pa. Describe mo yun. Kasi yung kanlungan, ano yun? Di ba shelter yun? It's muog, no? Taguan eh. Describe mo ng husto yun. Gawa ba sa bato? Gawa sa kung anong yun. Gamitin mo yung verse 2 para i-describe mo yun. And in so doing, mas ma-re-reinforce mo yung title mo. Mas magkakaroon ng power. So, ayan ang mga pagkalikot na isinasuggest ko. As the song exists ngayon, pwede naman siya. No? Suggestion ko lang para mas pagandahin, mas pakinangin at kikinang pa yan. Okay. All right! Thank you, Doc. Diba? Richard, masaya ka pa sa mga narinig mo? May natutunan ka ba ngayon? Natatandaan na naman po yung natutunan ko po. Natatandaan mo ba lahat na sinabi ng mga judges natin? Opo, natatandaan ko. Abel, ulitin mo nga lahat. Hindi, joke lang. Richard, alam mo, natutuwa kami at sumali ka muli dito sa ating programa. Mabuhay ka, Richard Samulde ng South Cotabato. Teka, may kamag-anak ka bang gustong batiin? Pagkakataon mo na to, bihira namang maka-Skype tayo sa South Cotabato eh. Sige. Hello po sa mga kamag-anak ko po, sa Samulde family, sa Sanyal family po, sa mga kasamahan ko po sa school, sa work, at sa buong Pilipinas po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Richard Samulde, thank maraming you, Richard. Salamat. Good luck to you. At salamat po sa kumanta ng song ko. Nabigyan na ng justisya yung song ko po. Maraming salamat po, Miss Lisa. Thank you, Richard Samulde. Maraming salamat. After hearing you perform like that, I'm sure a lot of people would like to know paano ka ba mako-contact for future shows. Pwede niyo po akong i-follow sa fanpage ko po sa Facebook, Alisa Bonaobra, and almost lahat po ng social media accounts po, ganun lang din po yung spelling ng pangalan ko. So I have SoundCloud, YouTube channel, Instagram, and also at Twitter. So yun po. Ladies and gentlemen, Miss Alisa Bonaobra. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Ha? Good luck sa iyo. Napakinggan niyo na po ang tatlo nating awitin. Isa po riyan magiging Song of the Week at makakasama pong muli sa ating December Monthly Finals. Abangan po ang resulta sa pagbabalik lamang ng Song of Praise! Music Fest! Don't switch channels. ASOP will be right back.